CEO ng Tape Incorporated na si Romeo Jalosjos, nagsalita na tungkol sa pamamaalam ng TVJ at ilang mga hosts ng It Bulaga. Narito at nagpadala siya ng statement sa Fast Talk with Boy Abunda. Narito ang statement nila. Official statement of Tape Incorporated. Quote unquote, Tape Incorporated is saddened by the turn of events yesterday, May 31, but we respect the decision of the hosts to leave It Bulaga and Jimmy 7 Network, which has been their home for 28 years. We are grateful to the men and women who worked tirelessly for the past 43 years to make our noontime show number one. The success of It Bulaga is not dependent only on the three people, but on the collaborative efforts of its talents, crew, and loyal viewers. We are happy for the full support of GMA7 in making It Bulaga bigger to bring more fun and excitement to every Filipino. We want to assure the public and the supporters of the show through its segments that we are committed to provide quality entertainment. It is unfortunate, but life must go on. As with life, we have to accept changes, but we have a duty to every Filipino. Abangan ninyo ang mga bagong magpapasaya at magpapatibok ng ating mga puso. Aasahan ninyo ang mas masaya, mas nakakaaliw at higit pa sa 1,001 tuwa na It Bulaga. Patuloy ang Dabar Cuts na maglilingkod para sa inyo. Mga kapuso mula Apari hanggang Hulo at sa buong mundo, ang pag-alis ng mga hosts ay hindi dahilan para tumigil ang pag-ikot ng mundo. End of caption. Iyan ay pinirmahan mismo ng CEO ng Tape Incorporated at nagmamay-ari ng It Bulaga na si Romeo Jalosjos. At doon nga natin nabasa at napanood sa mismong show ni Boy Abunda sa GMA7. Kaya naman, end of an era na po talaga. Wala na po tayong magagawa sa nangyayari sa pag-alis at pamamaalam ng TVJ at mga ibang hosts ng It Bulaga. Sa katunayan, may nag-post din na meron na ring resignation ng ilan sa mga host ng It Bulaga. Nandiyan ang pirma ni Paulo, ni Jose Manalo, Main Mendoza, Riza May, Wally at si Alan K. Pero ang hiling ng mga solid Dabar Cuts at mga kapuso viewers na sana'y maayos pa kung ano man ang sigalot na nangyayari sa loob ng It Bulaga. Hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang naging turning point ng TVG kung bakit sila magpapaalam noong May 31 at nakapag-decide talaga sila maging ang mga Dabar Cuts hosts. Kung napanood nyo noong mga nakaraang buwan, nakapag-guest ang Chief Finance Officer na si Mayor Bullet Jalosjos sa Fast Talk with Boy Abunda. At nasabi niya doon ang mga nangyayaring pag-meeting, pag-turnover, masayang o kaya magandang pagre-retire ni Tony Tovieira sa It Bulaga. Halos wala naman daw bahid ng negatibo. Pero pagkatapos ng interview ni Mayor Bullet, nagpa-interview itong si Tito Sen online. At doon nga nalaman na hindi parehas ang sinasabi ng magkabilang panig. Kung ano man ang mangyayari in the near future sa time slot ng noontime show ng GMA Network, malalaman din natin to anytime soon. And that's all for now. This has been Jigo Manangan TV. Thank you for watching. Jigo Manangan TV.